Hello! Welcome back to my channel. And for today's vlog, magluluto naman tayo ng pinangat o pinaksiw na isdang galunggong, which is pinangat kasi siguro dahil lalagyan natin ng kamyas. So, kanina na malengke ko, ayan, nakabili tayo ng galunggong. Wala akong nakitang tulingan, so galunggong ang gagamitin natin. Siyempre, hindi mawawala ang ating dried kamyas. Courtesy of Anthony and Wang. Thank you so much. Ayan, from Batangas yan. So, hugasan ko lang. Lagay tayo dito. Hugasan natin. Ang bango! Marami yata yan. Ayan na yan. So, hugasan lang natin. Ito yung galunggong na nabili ko kanina. Pinalinis ko na dun. Ayan. So, hinati ko lang siya sa gitna. Isa sa paborito kong isda yan, galunggong. So, ayan. Assembly na natin. So, sa ilalim, lagyan ko lang ng kamyas. Lalagyan ko rin ng sliced onions. Malalaki onions namin dito, guys. Ayan. Ayan. Lalagyan din natin ng ginger. Wala ang ginger. Gusto ko sa pinaksiw na isda kapag may talong. Ay, nasa inyo yan. Kung ayaw nyo lagyan ng talong, it's fine. Okay lang din. Pero, sarap yan. Try nyo. Then, lalagyan na natin yung isda. Tapos, lalagyan ko lang ng konting asin. Konti lang kasi maglalagay tayo ng soy sauce later. And meron tayong ground black pepper. Maglalagay din ako ng around 1 teaspoon ng sugar para lang pampabalance ng lasa niya. Konti lang. Ayan. Ayan. Sa ibabaw, lalagyan ko lang din siya ng kamyas. Onions, ginger, then maglalagay din ako ng minced garlic. Maglalagay ako ng olive oil. Pero kung anong cooking oil ang available nyo sa inyo, pwede nyo naman din gamitin. Ayan. Then, syempre hindi mawawala ating soy sauce. Meron tayong 1/4 cup. Lagay lang natin. Kikita nyo ba? 1/4 cup yan. Pwede nyong dagdagan later kung kulang pa. Isang ingredients pa na hindi mawawala. Syempre yung ating vinegar. 2 tablespoon lang yan. Plain vinegar. Ayan. And ang ating siling pangsigang. Ayan. So, tatakpan lang natin. Papakuluan ko for 30 minutes. And then, after that, hihinaan na natin yung apoy hanggang sa maluto na siya. Alam niyo, pinapartner ko yung paksiw na isda with greens. Ayan. Ito ay ang dinner. Parang family yata ito ng mustard leaf. Marami. Favorite namin mag-asawa yan. So, i-steam ko lang yan mamaya or i-boil natin. Ang dami, diba? Sarap kasi yan eh. Ayan. Tapos lalagyan mo lang siya ng oyster sauce sa kanyang minced garlic. Ayan, pwede na. Iwa-wash ko lang ng mabuti yan. Tapos, i-rehydrate natin yung gamay before boiling. So, ayan.
Ayan, after 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, kumukulo na siya. Ano? So, i-reduce na natin yung apoy natin hanggang sa ano siya. Usually, tinutuyo ko siya. Ayan. Medyo masabaw pa siya. Yung ibang greens, pwede mong i-blanch lang, di ba? Pero itong ating greens na ito, kailangan talaga boil. Kasi medyo matigas yung leaves niya. So, binuboil ko siya ng 8 minutes. So, after 8 minutes, ayan na. Lambot na siya. I-drain lang natin, ano? And then, padadaanan ko lang sa cold water para ma-stop na yung cooking process niya. No? Hindi na masyadong mali. Tapos, sasalain natin yan. Inagawa ko dyan. Medyo pinipiga ko siya ng konti. Bahagya lang para matanggal yung excess water niya. Hindi magtutubig. Natin yung sauce. Ayan. Meron tayong minced garlic. And then, lalagyan ko ng liquid seasoning. Half a teaspoon lang. And then, magpipiga tayo ng konting lemon. Oops. Kita nyo ba? Yung ating lemon. And we have oyster sauce. Ang nilalagay ko yung less sodium. Para hindi naman masyado maalat. Galing sa fridge. Teka. 1 tablespoon. Ayan. Lalagay din tayo ng mga half a teaspoon na olive oil. Ayan. Itong next ingredients natin is totally optional sa inyo, guys. Kung ayaw nyo na maanghang, it's fine. Paborito ko lang talaga kasi ito. So, lalagyan ko ng teaspoon. Well, 1 tablespoon. Ayan. Tapos, haluin na natin. Lalagay na natin. Sayang. Scrape natin. Ayan. And then, minis lang natin, no? Sarap yan. Our greens. So, ayan na siya. Ready na. Crunchy pa rin. Kahit 8 minutes na natin siya pinakuluan, crunchy pa rin siya. So, ayan, luto na nga ang ating paksiw o ating pinangat na galunggong sa kamyas. Napakasarap niyan, guys, lalo na doon sa kasama ng ating greens. So, I can't wait for you to try this. So, thank you so much for watching and I hope to see you all soon. Bye for now!